Good morning mga kabarloy. Tanghali na pala. Mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan. Tayo po ngayon ay may kakaibang gagawin dito sa kusina. Tayo ay magluluto ng talong. Hipon. At meron tayo rito ang dalawang pusit. Para ano lang to, pampalasa lang ito. So, sundan niyo ako mga kabarloy. Stay tuned lang kayo dyan. Panoorin niyo kung paano ko tulutuin ng kachamba-chamba lang. O ayan. Meron na tayong ginayat na bawang, sibuyas, at kamatis. Naka-ready na rin ang ating hipon na tinanggalan natin ng ulo. Tinatanggal natin yung ulo para hindi na siya gabal siya, no? At ititira na lang natin yung taba niya para malasa. So, ito, itutuloy natin ha, kasi hindi ko ito na ano kanina. Yan, ganyan lang ang pag... Medyo mapula ng ulo ng hipon ko dahil nakalagay sa rip kahapon pa ito eh. So, sariwa ito nung nabili. Ganyan lang ang technique mga kabarloy ah. Sa bagay, sa pagluluto, kanya-kanyang paraan yan. So, sa akin, ganito ang diskarte ko. Tinatanggal ko yung ulo para wala naman yung ulo, hindi mo naman makakain na yan eh. Para na sa mga alaga yan. At ngayon meron tayong dalawang pusit na lumot. Dalawa lang to. Hindi naman to kailangan ng marami kasi baka ma-high blood tayo na yun. Tatanggalan natin siya ng laman. Tapos itong ito yung may team. So kung gusto mo ng may kulay yung kulay mo, pwede mong hindi tanggalin. Option nyo yan. Pero ako tinatanggal ko to kasi ano eh, abalas pag kumain ka. Ayan. Tatanggalin natin yung itim ng pusit. Para walang mancha sa ipin. Yung katulad sa akin na sa isang linggo, isang bisis lang mag-toothbrush. Kailangan ko itong gawin. So, ayan. Hati-hatiin natin to para hindi masyadong magastos. First time ko lang ito mag-vlog mga kabarloy ng kung paano magluto. Ako po hindi nag-aral ng culinary. Tanging alam ko lang ito. Yan. Yan, pasensya na kayo ha. Wala akong cellphone holder. Tanging body holder lang ng cellphone ko yung meron. Pwede na itong apat na ito. Importante lang naman dito yung magkalasa yung loto natin. Na gulay na talong. Yan. Ay, shoutout dyan ha kay Ate Lorena Bidala. Yung suki natin sa fishboard na suki ng tilapia. So ayan na mga kabarloy, malinis na yung sahog natin na hipon at saka pusit na lumot. Ready na? At tayo ay magluluto na. Tayo pupunta sa kusina. Ayan. Uy, walang ilaw ah. Ayun. Nagliwanag na. Dalhin natin yung mga lulutuin natin. Ayan. So, pasensya na kayo sa kusina namin mga kabarloy kasi hindi pa dumating yung katulong namin eh. Nag-diop siya kahapon linggo. Eh, siguro mayroong ginagawa pa bahay nila. Kaya medyo masalimuot pa yung kusina namin. Ayun lang, simpleng sahog lang mga kabarloy yung ano natin ha.
Simpleng sahog lang to. Sibuyas na puti, dapat dito sana pula na sibuyas. So, walang available. Malayo sa palengke kami rito, kaya sibuyas na puti na lang at saka isang kamatis. Isang tipak na bawang. Yan. Yan, medyo masalimot yung kusina namin mga kabarloy. Gawa ng hindi pa dumating yung mid namin. Social ha, mid ha. Oh, ayan, nagwawala na yung tuta ko dahil hindi pa nakakakain daw. Okay. Shout out dyan sa mga tropang maniniksay. At saka sa mga kababayan kong waray dyan sa Samar, Northern Samar. Kasama yung aking pamilya dyan. Hirais family. Asibot si family. Servito family. Shout out sa inyo dyan. Dula family. Of course, yung mga subscriber ko na mga magigiliw. So, ante-ante lang tayo mga kabarloy. Iinitin natin konti yung mantika. Ito hindi tinuro kasi hindi po ako nag-aral ng culinary. Tanging experience ko lang ito na isi-share ko sa inyo. So, wala akong magawa. Ito ang gagawin ko ngayon araw na to. Yan. Ilalagay natin yung yes. Sa paggigisa ng sahog, bawang, ang teknik ko dyan ay nilalakasan ko muna ng apoy para mabilis yung yun. Sunod natin yung sibuyas at isunod agad yung usok, usok. Pwede na natin hinaan ang apoy. Yan. Dahil nagwawala na yung ating ano, ating kawali. Yan. Oh, ba? Pulang-pula na yung bawang. So, anong kasunod natin gagawin mga kabarloy? Ilagay natin, unahin natin ang gulay. Oh, hindi yung sahog natin ang unahin. Kasi yung sahog natin ay hipon at saka pusit. Madali lang siyang maluto. So anong magandang gawin? Unahin yung gulay. Kung ang sahog natin ay karne, pwede natin unahin yung karne para kasi yung karne papalambutin pa natin yan. So tatakpan muna natin siya. Yan, malaki yung takip natin kisa sa kawali. Yan, antayin natin na medyo lumambot yung gulay na talong. Yan, mga kabarloy. Subukan natin kung nag-iba na ang kulay ng ating ginisang talong. Yo, tingnan nyo. Hindi pa rin nag-ibang kulay. Hehehehe. Hindi pa rin nag-ibang kulay niya. Pero, malapit na. Yan. Kunting ano na lang maluluto na yung talong. So, ilalagay na natin yung ating sahog na pusit at saka hipon. Para habang niluluto ang talong natin, ay maglasa na yung sahog natin. Diba? O, yan. Yan. At inihalo-halo kunti. Yan. Lalagyan siya natin ng kunting toyo. Kunti lang. Pampalasa lang ba? So, pwede nyo kung kayo ayaw nyo maglagay ng toyo, asin lang, pwede naman. So, option yun ng mga nagluluto. Kasi wala naman magbabawal kung sariling pagkain nyo lang yan eh. Diba?
Kung gusto nyo, lagyan nyo ng suka. Eh, kayo naman kakain nun eh. Hindi naman ako. Diba? Oo. At saka, lalagyan na natin ng siyempre, bitchin. Bitchin naman pinaka-kunti lang. Mga dalang kutsara lang. Eee! Patay. Kunti lang na bitchin. So, ayan. Kunting halukay. Antayin natin na lumambot yung talong. Pagkatapos ng lumambot ng talong, okay na yan. Oh. Simpleng luto lang yan, mga kabarloy, na may share ko sa inyo ngayon. So, ayan, kunting ano lang, mamaya pag naluto, dalasahan natin ulit kung sakto na yung lasa. At pagkatapos nyo, yan, bakbakan na. Takpan natin ulit. At dagdagan ng kunting apoy. Yan. Okay, antabayanan nyo na lang pag naluto ng mga kabarloy. Ayan mga kabarloy, titingnan na natin kung ano nang resulta sa linuto nating ginisang talong na may hipon at pusit. Ayan. Mukhang amoy pa lang eh. Mukhang amoy pa lang eh, nakakatakam na mga kabarloy. Ayan. Kaya malambot na yung talong natin, no? So, pwede na to. Lantakan, pero mas gusto ko yung talagang malambot na malambot yung talong. Para isang uyaan lang, diretso lunok agad. So, titikman na lang natin siya. Yung lasa kung sakto na. Ayan. Wow. Wow, sabaw. Yes, mga kabarloy. Tumpak. So, okay na to. Kunting ano lang. Antabayan na lang natin yung paano siya lapangin mamaya. So, yun na hindi ko napapakita sa inyo mga kabarloy dahil ano na yan. Medyo rated R na. Mmm. Sarap. Okay. Bye-bye mga kabarloy. At kami ay kakain na. Sana may na-share ako sa inyo na kunting tip sa pagluluto. At pwede nyo subukan kung talagang effective yung ginawa ko. Hmm? Sabi pa, try and try until the best of my life. Tama ba yun? So okay, bye-bye. Pasubscribe naman ang aking channel mga kabarloy. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. O oh, yan, bakbaka na. Anong masasabi mo sa loto ko, boss? Sarap. Masarap, ha? Tamang pagkain ng talong ganito. Mmm. Parang buhay tapang lang. Pusit. Mmm. So, ano masasabi nyo mga kabarloy? Ito ang vlog ko na pinakamatindi ngayon. Kaya ayan, hinahamon ko si Buy Tapang ng kainan ng hipon na walang balat. O ba, may balat. Hindi, sipsipin ko lang ha. Tanggalan ko ng balat baka magka-appendix ako. Sarap pala ng luto ko. Pwede nyo ito subukan mga kabarloy. Sa bahay nyo. Huwag nyo lang susubukan kung paninda nyo. Baka hindi umipik yung ano ko eh. Tip eh. Yung mga restaurant, huwag nyo subukan. Ito pang bahay lang muna to. Ngayon kung masarap sa panlasa sa pamamahay nyo. Pwede nyo na subukan sa tindahan nyo. Mga kantin, restaurant yan. Okay daw eh, sabi ng boss ko. Okay, bye-bye. Bago matakam kayo, kami lang muna.